Es que vuela. ¡Coronel! You're welcome, ingay po. Orodel, ba't tingnan ang mukha mo? Wala, may problema. Eto, baka sakaling matupad ang pangarap mo. Sige na nga, Dayan. Two, one, action! And the best actor is... Inaalay ko po itong tropeyeng ito para sa pinakamamahal ko, Lola. Manong, pakihintuin niyo po sandali. Dayan! Boko! Rebel na lang. Natapan din. Salamat, ha. Ako po si Coco Martin at ito po ang istorya ko. Diba merong alamat ng pinya na kinukwento kahit noon pa? Ganito daw yan eh. Meron daw mag-ina doon sa malayong pook. Tapos yung ina, nanay si Aling Rosa, yung pangalan. Tapos ang anak niya si Pinang. Yun. Diba? Mahal na mahal daw ni Aling Rosa yung kanyang nag-iisang anak, yun niya si Pinang. Kaya lumaki si Pinang sa layaw, yung spoiled brat na nangyari, diba? Tapos gusto ng ina na matuto si Pinang yung mga gawain bahay. Eh, laging kinakatwiran ni Pinang na alam niya yung gagawin, yung mga tinuturo ng nanay niya. Kaya pinapabayaan na lang siya ng kanyang anak. Sabi pa doon sa kwento, ha, yung doon kumakalat na alamat ng pinya. Nagkasakit daw si Aling Rosa, tapos inutusan nito si Pinang, hanapin yung sandok para magluto, di ba? Kaso eh, tamad si Pinang. Kaya nagdahilan ito na hindi makita yung pinapahanap ng kanyang nanay, di ba? Yun yun. Natatanda ko yun. Elementary pa lang, yun yung tinuro sa akin eh. Tapos eh, di ba, sabi nga na, sinumpa nung nanay niya na sana dumama yung kanyang mata para makita niya yung mga pinapahanap sa kanya. At kinabukasan, nawala si Pinang, so naging prutas na may maraming mata, tinawag na pinya. Yun yung alamat ng pinya noon. Eh, mali yun eh. Bakit yung mali yun eh? Nag-horny eh. Ano yung totoo? Ito kasi, ang totoong alamat ng pinya ganito. Noong panahon pa lang kasi ng mga taong kuweba, meron ng prutas na maraming mata. Panahon pa ng taong kuweba? Meron na yan eh. At takot na takot yung mga taong kuweba na lapitan ito hawakan dahil nakakatakot yung itsura. Kasi bukod sa maraming mata, eh tusok-tusok pa yung pinakatustok, di ba? Ang talas nga nun kung titingnan mo eh. Ano mo isang halimaw na may matalas na buhok? Hindi rin ito tumutubo sa kung saan-saan. Sa malapit sa mga kabundukan lamang ito tumutubo at sa mga lugar na malamig. Kaya naman iniiwasan ang prutas na ito ng mga taong kuweba. Dahil bukod nga sa nakakatakot na itsura ng kakaibang prutas na maraming mata at tusok-tusok na tuktok, e allergic din yung mga tao kuweba sa mga malalamig na lugar. Bakit ang sila allergic lang? Eh kasi nga diba mga bahag lang yung kanilang suot. Ano ka ngayon? Pag pumunta sila dun sa malamig na lugar, eh siguradong giginawin yung mga tao kuweba, uurong yung kanilang mga bayo. Ha? O baywang, di ba? Umuro yung baywang eh. Baywang na naman. O taso? Subalit may dalawang taong kuweba na naglakas loob na puntahan yung kakaibang prutas na ito at patunayan sa ibang tao na hindi naman talaga nakakatakot yung prutas na maday mata. Sila ay sina Pong at Ping. Bago na naman karakter. Pong at Ping. O yun, parehas kasing may kayabangan taglay ang dalawang gunggong na ito. Mahilig sila sa mga adventure at mahilig din magpataasan ng ihi. Taso? Yun nga, sabay sila nagpunta sa isang bundok na ang pangalan ay Nahainip. Ano? Nahainip. Bundok Nahainip. Huwag ka na magsanong. Oh, sige, sige na. Nagpunta sila sa bundok Nahainip si Pong at si Ping. Doon daw kasi maraming mga prutas na may maraming mata at tusok-tusok na tuktok. At nung makita na nila ang tumpok-tumpok na mga prutas, medyo nagdalawang isip si Ping. Nakaramdam ito ng takot, naduwag. Kaya naman ang sabi ni Pong, ha, duwag ka pala Ping. Ako na lang ilalapit doon sa kakaibang prutas. At nilapitan na nga ni Pong ang mga prutas na maraming mata. Hinawakan ni Pong ang prutas sa tuktok
at sabay tawag sa kasamang si Ping para ipagyabang na hindi naman pala ito talaga nakakatakot. Subalit siya ay nasugatan at napasigaw dahil matalas pala yung tuktok nito. Kaya napasigaw siya sa sakit. Ang nasabi ni Pong ay, Ping! Yeah! Ano yun? Napasigaw siya, tatawagin niya si Ping eh, di ba? Eh nasugatan siya, nasabi niya, Ping! Yeah! Nabitawan ni Pong yung prutas at ito ay bumagsak at sumambulat. Nakita nila ang kumalat nitong laman na kulay dilaw. Tinikman at nalaman na sarap pala yun. Subalit wala pa rin yung pangalan eh. Kaya napagdesisyon na nila na tawagin na lamang ang prutas ng Pingya. Yung sinigaw ni Pong. Pingya. At natumagal, ito ay naging Pingya.